anointed team, you know, with us, leading us. And it's all part of a plan. Lagi po yan, pinaplano yan every Sunday. Pinaplano yung camp. Pinaplano, every month, mayroong plan. Why? Because hindi pwedeng by faith palagi. And when we talk about faith, the greatest act of faith is planning. Pag sinasabi mong meron kang faith, then you, ang next thing nun, pinaplano mo. You know, nagpaplano ka for your finances, nagpaplano ka for your future, nagpaplano ka. Kaya nga sa atin, sa mga kabataan na may boyfriend-girlfriend, dapat nagpaplano kayo, hindi lang para maging boyfriend-girlfriend. Nagpaplano kayo na maging mag-asawa in the future. So lahat yan, pinaplano natin. Why? Because God is a God who loves to plan. You were on His plan. You were on His mind. Plinano tayo ng Panginoon. Sabi ng Jeremiah 29:11, for God has a good plan for us. A plan, you know, to give us hope. Sabi ni Lord, for I know the plans I have for you, says the Lord. The plans not to harm you, plans not to destroy you actually, but plans to give us hope and a future. So kung may maganda tayong future, because God thought about it. Kung bakit hindi tayo pupunta ng impyerno, because God planned about it. He planned to give His Son before the foundations of the world. Pero mo, wala pa yung mundo, hindi pa nilalalang, nagpaplano na ang Panginoon sa isip niya kung paano niya tayo isasalba, ililigtas. At kung si God, planner, and then Christ is in us, tayo din, dapat may plano din. Dapat nagpaplano tayo. We cannot live a life from what happened, happens. May mga tao ang plano nila, mangyari, mangyari. Whatever will be it. Alam mo yun, kesera, sera. Hindi pwedeng ganun. Ang plano natin kailangan, inuuna, inlined, aligned at the same time sa plano ng Panginoon. Sabi ng Proverbs 19, many plan in a man's heart, but his purpose will prevail. Pero kailangan, may plano talaga. Pero may, ngayong umagang ito, I'll talk about a plan na huwag naman lagi sarili. Ina, pwede ho ba pag magpaplano kayo, why don't you involve other people? Ang title ng message natin ngayon, sa plano mo, isipin ng iba. Kasi it's always, lagi tayo nagpaplano para sa sarili natin, ano yung gusto natin, paano tayo sasaya, paano giginhawa, paano gagaang. Pero have you ever thought of other people? Pag nagplano ka, naisip mo ba yung asawa mo, anak mo? Naiisip mo ba yung family mo sa plano mo? Naiisip mo ba yung generation? Naiisip mo ba yung community? Naiisip mo, sige, huwag na nating masyadong gawing komplikado na ang laki-laki iniisip yung generation. Pero at least, yung mga taong closer to you. Naiisip mo ba yung mga taong nakapalibot sa'yo? Na nadadamay sila sa bawat plano mo na hindi mo sila dinadamay intentional, pero naaapektuhan sila. Dapat ma-realize natin na kapag nasasaktan ka, may mga nasasaktan ding iba. Dahil sa totoo lang, I realize that nobody will quit alone. Pag sumusuko kayo, may naaapektuhan. Pag tumitigil kayo, may mga nasasaktan. Actually, pagka masaya ka, may sumasaya rin iba. Maaaring hindi lahat. Baka minsan, pag masaya ka, may malungkot eh. Ba't masaya ka eh? Pero, at least, lagi kayong affects and affected. You will affect other people and you will be affected by each other. Kaya dapat maisip natin ngayon, this time, whatever plan God is bringing out in us, sipin natin ng ibang tao. Yeah. And I find a stories in the Bible, ang ganda, grabe yung attitude na pinakita nitong taong ito when it comes to considerations. Kaya ang ending ng message natin, magdadasal tayo, let me go ahead of myself, magdadasal tayo at ang hihilingin natin sa Panginoon, Lord, give me a considerate heart. Yeah. Yung wag naman laging sarili kong iniisip ko. Yung tingnan ko naman, naisip ko ba yung opinion ng tao? Natanong ko ba yung nararamdaman ng mga tao sa paligid ko? Or it's always about me pushing, demanding. Or it's always about me forcing kung ano yung talagang dapat nararamdaman. Yung iba ganito eh. Oh, I don't care kung ano yung isipin, sasabihin ng iba. Basta mahalaga, ito yung nararamdaman ko. Hindi pa laging okay yon. Sometimes you have the courage to do that when some mga bagay tatayuan mo from what you believe. Pero dapat kinukonsider natin what other people, opinion, perspective. Kasi iba-iba talaga tayo. Gusto nyo ba pare-pares tayo ng mukha para tayong minions? Hindi. Walang color na parehas. Iba-iba talaga, and in the uniqueness of each other, dun tayo nagko-compliment. Pero kailangan makonsider natin.
Kaya ang ending ng message na ito, you will become more considerate. You will become more patient. You will become more understanding. Sana ang ending through the anointing of the Spirit, sa salita ng Panginoon, ako ngayon ha, sa totoo, ang reference point ko ngayon, people, nakita ko kasi ang reference point ni God for Him to do something are people. Ba't niya ipapadala yung kanyang anak? Trip niya lang ba yun? No, because people fall into sin. Ang reference niya, kung ba't niya papadala yung kanyang kaisa-isang anak para mapako sa krus ng Kalbaryo is because of people. Why He will do all those stuff? Because of people. So ang pinaka-pinanggagalingan ng Ama na may gawin sa buhay natin are people. Ba't kanya i-anoint? Ba't kanya bibigyan ng giftings, ng skills, ng life, ipoprolong? It's all about people. Meron kasing mga generation nag-iintay. Bakit niya i-bless ang isang tao for you to become a blessing? Huwag niyong isipin na bine-bless ka just for you. Bine-bless ka para ma-bless mo yung iba. Kailangan makita nyo na the best improvement na pwede mong gawin sa sarili mo is development. Why? For you to help more people. Dapat ma-realize natin na yung regalo mo sa sarili mo, i-improve mo yan, i-develop mo yan para ano? Hindi magmayabang para so that I can help more people. Prosperity is with a purpose. Kung ba't kayo magpa-prosper, ang lagi nasa isip mo, Lord, I want to bless more people. Pero paano mangyayari yan? If you will have a mindset na I need to include people. Sabi mo sa katabi mo, damay mo ako sa blessing. Yung iba, alam nyo kung nangyayari, dinadamay, sinasangkot yung iba sa problema. Yung iba, isasangkot ka, tatawagan ka ng madaling araw para sa problema. Sabi ko nga kaninang first service natin, maganda yung tatawagan ka, ginising ka ng alauna ng madaling araw para sabihin sa'yo, pumasok ba yung 10,000 na GCash na pinadala ko? Ang sarap ng ganong gising, no? Yung ginising ka, why? Because she sent money to you. Pero gigisingin ka para humingi ng tulong sa problemang kinasangkutan niya, wag na. Magandang madamay ang tao, maisip mo sila sa pagpapala. Sa pagpapala. And that is where we are going to do or to talk about. You know, yung a good person actually na may plano can handle conflict. Pag ang isang tao, walang kaplano-plano, matik na, pag dumating yung conflict, rattle yan. Pag dumating yung conflict, lito, windang, walwal. Kung ano-anong magagawa sa buhay. Kasi nga, he never planned. Tapos sa kanyang plano, hindi ini-include ng people. Hindi kinukonsider yung tao. Kaya ngayon, sabi ko, Lord, this time if I'm going to preach a message, magpipreach ako kasi alam nyo, ang dali-dali kasing kumuha ng message sa Bible pagkatapos magpa-impress ka sa para sa mata, pero hindi naman nakaka-relate. Ang pinaka-powerful thing actually, yung ano yung magiging relevant. Kaya kanina sobrang saya ko kasi after ko mag-preach yung first service, nilapitan ako nung dalawang ng mag-asawa. Sabi niya, Pastor Herbie, na-miss ka namin. Why? Kasi yung message mo exactly from what we are experiencing. Kakaproblema kami sa lupa, di namin alam kung paano, nagkakaaway-away kaming magkakapatid, ay yung topic natin ngayon. Na instead to argue, let go and let God. Sabihin nyo nga po, let go and let God. Let's start with this story. You know, na makita natin yung kabuuan ng plano ni Lord. Things happening sa buhay nyo, for sure ako, temporary. Pero things that done ni Lord sa buhay mo, permanent. Yung nangyayari na bagay sa inyo ngayon, na ginawa mo, temporary lang yan. Emotions, communications, situations, financial problem, health, lahat yan po temporary. Why? Because tayo ang gumawa niyan eh. Tayo, ibang taong gumawa niyan sa atin, nagawa niyan at sa ibang tao. So, kaya temporary yan. Pero yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, like salvations, like love, like creations, na Diyos ang gumawa, permanent. Hindi matatapos. Patay ka na, tuloy-tuloy pa rin yung ginawa ng Diyos. Sino ba ang gumawa ng nation? God. Kaya tapos na tayo, nandyan yung nation. Sino ba ang gumawa, for example, ng humanity? Kaya namamatay tayo, pero humanity, kasi God ang gumawa yan eh. Kaya ano man nararanasan natin ngayon, for sure, it's temporary. So whatever you feel right now, kung may conflict man, tandaan nyo, temporary. Amen? So let's start with the verse. Chapter 13 ng Genesis, sisimulan ko sa 8 to 11 para maintindihan nyo yung
why Abram made this decision. Finally, sabi ni Abram kay Lot, ang kanyang pamangkin, let not allow this conflict to come between us. Huwag na nating intayin umabot pa sa atin yung mga sigalot conflict na yan. Ang nangyayari, nagkaka-conflict, hindi sa kanilang dalawa actually, dun sa mga tao nila, sa mga trabahador nila. Dun nagkakaroon ng conflict. Sabi niya, let's not allow tong conflict na pati tayong dalawa maapektuhan. After all, we are close relatives. Alam niyo kung minsan, ang conflict, wala dun sa ano, nasa pamilya. Minsan, kung sino pa yung kamag-anak mo, dun ka pa nahihirapan ng gusto. Bakit parang mas madaling pakisamahan yung hindi mo kamag-anak? Pero pagka kamag-anak mo, parang yung pa yung mismong nagpapairita sa'yo. Diba? Kung minsan yung ina-expect mong kamag-anak mo na makakaintindi sa'yo, yung pa yung kontrapelo. Yung pa yung talagang mag-get into your nerves. Na, ano ba yan? Yung kung sino pa yung kapatid mo, sino pa yung pinsan mo, hindi pa kayo magkasundo. Why? After all, sabi niya, we're close relatives. So si Abram, isang mindset na meron siya, alam niya na pagdating sa relatives, ang easiest way dapat is to let go. Huwag to have a conflict. Relatives nga kayo eh. Ba't kayo magko-conflict? Kung meron mas nagkakaintindihan, dapat kayong magkamag-anak. Tama? Tignan yung next verse. The whole countryside, sige, parang ma-manage ko yung conflict, piliin mo. The whole countryside is open to you. Take your choice of any sections of the land you want. No, take your choice of any section of the land you want. And then, maghiwalay tayo. We will separate. If you want the land to the left, I sacrifice. I'll go to the right. Pero kung halimbawa man, piliin mo yung right. Sige, ako sa left. Ako, tinitignan ko yung ganitong klaseng ugali. Kasi kung ikaw ang unang pipili, natural pipiliin mo yung the best. Hindi ka papayag na tira-tira, leftover ang sa'yo. You will choose what's best for you. Pero iba si Abram. Dito pa lang makikita na meron siyang expectations na alam niya, maaring he will fail to choose the best. Pero alam niyang somebody up there who is God, who will choose the best for him. Sabi niya sa verse 10, Lot took a long look at the fertile plains of the Jordan Valley in the directions of Zoar. So the whole area was what? Well-watered. So parang nakikita ni Lot, unahin ko na yung the best. Unahin ko na yung sure ball. Dito ako sa sure. Dito ako sa good. Without realizing, sometimes good is not God. Maaring good things for now. Pero paano yung long term? Minsan alam nyo, nagde-decide tayo sa now. Pero not thinking of the future. Minsan nagde-decide tayo sa kung ano yung meron ngayon, pero hindi lang nakita, magtatagal ba to? I mean, in a long term, sure ba to? Baka mamaya maganda lang ito ngayon. May mga tao ganyan, pinili yung maganda ngayon, hindi mo alam, tatanda din yan. Diba? Kasi mga hindi kagandahan, pwedeng pagandahin. Pero yung maganda lang, pero masamang ugali, ang hirap baguhin. But you know what? Yung pinipili ni Lot na thinking na magiging maganda, ang ending up, Sodom and Gomorrah. Ang ends up na yung lugar na pinipili niyang well-watered, plain, maganda, maayos, pero ang ending pala niyan, yan pala yung magiging place where God will judge it. Nasusunugin ng apoy, magkakaroon ng firestorm dun sa buong Sodom and Gomorrah, either it's a catastrophic events na talagang nangyayari, tapos it will happen dun sa Sodom and Gomorrah, una yung mga tao kasi, sobrang mapang-api. Inaapi nila yung mga walled city ang Sodom and Gomorrah. And it's a place, alam nyo, ano mga siga, kapag may mga bagong dating, they will take slavery on them, talagang aapihin nila ng gusto. Grabe, they will do whatever they want to the people. Whether you're a man or a woman. Bossing tong mga ito, siga tong mga to. And you know what happened? Ayun, na-destroy yung Sodom and Gomorrah, pero Lot never thought about it. Na ang nangyari, si Lot, yung pinipili niyang makabubuti sa sarili niya, never thinking of other people, napahamak yung family niya at asawa niya. Yung asawa niya, naging haliging asin. Namatay. Yung ari-arian niya na pinundar everything, lahat yon left behind.
Wala siyang nadalang anything. Why? Because ang laging priority niya lang, sarili niya. Hindi niya naisip. So, ang ginawa ni Abraham, okay, mag-decide ka na, Lot. And while this thing happening, alam niyo si God waiting. And ako naniniwala, everything is a test. Nilalagay tayo ni Lord palagi sa test to a point na tinitignan niya na lahat may price tag, ha, na you need to pay. Tinitignan ni Lord kung ano yung pagtitiwala mo, kung nagtitiwala ka from what you just have seen o nagtitiwala ka from what God can do. Ang ginawa ni Lot, pinili niya ito. Nung tapos na, sabi ni Abraham, ano na pili mo? You're going to the left, to the good side. O sige, kung ano yung matitira, I'll go opposite sa direction mo. At the back of his mind, may Panginoon naman na magbe-bless kahit anong piliin ko. Kahit anong piliin ko. O ito na. Tingnan niyo next verse. Si Lord talaga nag-iintay. Chapter 13, verse 14 to 17. After Lot had gone, nung makaalis na si Lot, nung mangyari na niya yung napili niya, and then the Lord spoke. At saka sinabi ngayon ni Lord, Abraham, look. Tignan mo as far as you can see. Every directions, yung north, yung south, yung east, yung west, yung mga bagay na halimbawang hindi napili ni Lot, dahil wala na siya, ito yung comfort. O after niyang mapili, tingin mo leftover yung sa'yo. Don't worry, let me choose for you. Pero yung lugar na pipiliin ko para sa'yo, hindi ikaw ang pipili. You know, whether it is in the north, into the south, or east, or west, alam mo yung ginawa ng Panginoon, don't worry, this is not going to be your options. It's going to be my choice for you. Alam niyo kung anong pinakamagandang mangyari sa buhay? Yung Diyos ang pumili ng destiny mo. Ang pinakamagandang nangyari sa buhay, yung pwede kang magkamali sa decision making, pwede kang magkamali sa pagpili, pero at the end of the day, alam ng Lord yung best for you. Tapos nagtatrust ka dun sa best na Lord, ni Lord na yon sa buhay mo. Kasi hindi naman lahat ng pinipili natin, tama. Hindi naman lahat ng pinili natin decision . Although your choice will be your decision, and then your decision can be sometimes turn up to be your destiny. Lahat yung choices mo yan . Pero minsan, kung nagkamali man tayo ng pinili natin sa buhay, huwag kayong mag-alala. Kamali ka ng napiling negosyo. Kamali ka ng napiling kurso. Kamali ka ng napiling lugar. Kamali ka ng lahat ng mga pwede mong pagkamalian. Don't worry, God still has the choice for you. Laging may second chance si Lord. Huwag kayong maniniwala na after you failed, it's at the end of the world. Hindi yun totoo. Okay? Hanggat, there's no such thing hopeless. Walang hopeless people. Walang hopeless situation. Walang hopeless case. People sometimes just don't know na may hope na available for them. Dapat maintindihan nyo na laging may hope na available. At habang may Kristo, may buhay, may pag-asa. Dapat maintindihan natin yon na kahit anong mangyari, kung nagkamali na ako ng una, babangon ako. Kung nag-failed ako, for example, sa negosyo, makakabangon ako. Kung nag-failed ako sa pinili kong relationship, makakabawi ako. Why? Kasi meron Diyos . May ginawa ang Panginoon. He's always considering us. Na alam niya, limited ang brain, limited ang thoughts, limited ang choices. Alam niya, lahat tayo may possibility o tendency na magkamali talaga. Alam ni Lord yun. Pwede ba huwag kayo magbigla, magtaka sa sarili niyo pag nagkakamali kayo? Huwag niyo masyadong inaaba, inaapi, kinakawawa yung sarili niyo dahil nagkamali kayo. Why? Alam na ni Lord yun na magkakamali talaga tayo. Kaya lagi siyang nakaalalay para ano, ituwid yung pagkakamali natin. Pero pag nagkamali na kayo, huwag niyo nang maliin pa uli ng dire-diretso. Huwag niyong pangatawanan. Turong never makes right. At yung tayuan at pangatawanan yung pagkakamali, hindi talaga magiging tama yun. Pag narealize niyo ng mali, sabi mo, Lord, I'm sorry. Fix me. Lord, I failed. I blew up. I made a mistake. Lord, help me to move on. Sabay-sabay ta. Sabihin nyo nga, Lord, help me to move on. Alam nyo kung ano nangyari kay Abraham? He wants yung kanyang pipiliin, ano yung nagustuhan ko kay Abraham? Nakita niya yung big picture. So number one point, you need to see the big picture of God's plan. Kailangan makita nyo. Pero sa big picture ng God's plan,
may mga separation mangyayari. Talagang kailangan maalis ka. Talagang kailangan minsan mahinto yun. Talagang kailangan minsan mahiwalay ka. Kaya pagka kayo natanggal sa work, kapag ka kayo nag-failed sa whatever relationship or business or exam, huwag niyong isipin na it's the end of the world. Huwag niyong isipin na wala nang mangyayari. Wala na, naputol na, naghiwalay na kami, natigil na, naalis na. Why? Because separation doesn't mean losing God's blessing. Kung minsan nga, nung mahiwalay ka, dun ka pa na-bless. Kung minsan nga, kung kailan ka nawala, natanggal, dun ka pa lalong napagpala ni Lord. Have you imagined that? Inintay pa kung minsan na talagang maalis ka din sa taong yan, lalong giginhawa buhay mo. Yung iba natatakot mawala dun sa tao, thinking na yun yung buhay niya. Pero di mo alam, nung mawala ka sa kanya, lalo kang naging buhay. Ay, nandun minsan ang blessing sa separations. Nandun ang blessing minsan yung mahiwalay ka sa masama eh. Mahiwalay ka sa mali. Mahiwalay ka sa laging nagpapa-apekto na lang sa buhay mo, nagkokos ng stress. By the way, when it comes to choosing, don't always look for always a good place. Tignan mo rin yung people. Yung iba, maganda nga ang sweldo, maganda nga yung lugar, pero toxic ang people. Minsan, ganda nga, laki nga ng kikitain mo. Pero yung mga makakasama mo will cause stress. Eh, minsan pa naman, wala doon sa ganda ng lugar, nasa taong kasama. Kahit ganda-ganda ng lugar, pag nag-aaway kayo ng tao, toxic yung tao, hindi mo rin ma-enjoy yung food at saka yung place. Kaya isipin nyo palagi, teka, sino muna yung makakasama ko dyan? Halimbawa, maganda yung lugar, maganda yung offer, pero sino ba yung mga taong makakasama ko? Have you considered that? Natanong nyo ba yon? Pag may nililigawan kayo, mga young people, naisip nyo ba kung sinong lahi, anong lahi mamaya? Lahi niya pag kumain ng talaba, balat kinakain. Hindi mo natanong. Minsan, di ba, basta kung sino lang magustuhan natin because maganda or guwapo, pero we never consider the background. Importante rin na tinitignan yung background, ha? Mamaya may lahi sila na pagka alas 12, nagbabagong anyo. You also need to check the background. Tignan mo din yung tao. Consider mo din yung mga tao. Tignan yung mabuti. When Abraham and Lot became very rich, there was quarrel, you know, between the shepherds. Hanggang sa dumating sa point na kailangan nang i-handle ang conflict. And guess what? Si Abraham, you know, ang maganda kay Abraham, hindi siya takot sa conflict. Alam niya, sometimes for you to grow, you need to manage the conflict. Huwag niyong iiwasan yung conflict. Kasi talagang may conflict talaga. What is happening dito? Sa balot, sa Westminster pa rin tayo. I mean, yung conflict, kailangan nating ma-manage. Huwag kayong matakot sa pressure. Talagang may pressure, talagang may conflict, kailangan mong harapin. At minsan sa conflict, talagang may separation. Minsan, di ba, wala, pastor, talagang di na kami magkasundo. Talagang ano, and then when you both agreed, nagtanong ka ng wisdom, nag-ask ka ng guidance, tinignan mo lahat ng sides, lahat ng mga pwedeng pang, and then kailangan nang ma-stop, ma-separate, then it needs to be. Tapos huwag kang matakot. Nakala mo, ending na lahat dahil nahiwalay ka, hindi ho yun. Hindi dun magtatapos. Lalo, you always do your best to ask the guidance, the anointing, the people, the experience, the wisdom. Tapos kinolaborate mo yun, kinolekta mo lahat yun, and then ang ending, talagang magsa-separate pa rin. Pero Abraham decided that they should separate their ways. Why? To manage the conflict. To manage the conflict. Sabi ng verse 8 and 9, let's separate. If you go to the left, sabi niya, then I'll go to the right. If you go to the right, then I'll go to the left. After all, talagang kailangan mangyari yung dapat mangyari. Alam niyo sa life natin, there's some things na alam ko hindi niyo gustong mangyari. Pero kailangan.
sa emotions mo, may mga things na talagang kailangan mong ma-feel kahit ayaw mo. Sa totoo lang ho, may mga tao talagang kailangan mong i-let go. May mga taong pag alam mong umaalis, ang lungkot-lungkot mo. Pero may mga taong pag alam mong umaalis, ang saya-saya mo. Diba? May mga taong pag wala na, parang okay lang. Pero may mga taong pag nawawala, masakit. Well, it's always about people. So Lot saw the small picture of man's opportunity to be blessed. Alam niyo kung ano nakita ni Lot? Na ang oportunidad niya para ma-bless nasa tao. Yun ang tingin niya. Kaya lagi ang tingin niya kaagad kung ano yung good sa paningin niya. So ang napili ni Lot, natignan yung small picture. Alam niyo, may mga tao ipagpapalit ang dangal para sa pera. May mga tao ipagpapalit ang magagandang mga mahahaba ng relasyon na pinagsamahan. Why? Sa mga konting issues, minor issues. May mga tao nga iiwan yung buong church dahil sa offense. May mga tao nga maglalayas ng bahay, susumpa yung kanyang buong kamag-anak. Why? Dahil lang sa sama ng loob na minsan pwedeng mawala din. Without thinking na yung maliliit na mga bagay, mapifix. Pero yung desisyong gagawin mo, kaya nga, come on, look at me. Please don't make a permanent decision from a temporary situations. Huwag kayong gagawa ng permanenteng desisyon. Huwag kayong magbabarel, huwag kayong magbibigti, huwag kayong tatalo ng building. Huwag kayong mananakit, magmumura, manunumpa. Huwag kayong kung ano na pagsasabihin mo na pagsisisihan mo after that. Baka yung nararamdaman mo, sandali lang mawawala din. Pero yung decision mo, hindi na mahirap kalimutan. Tumatanim, nanunuot, nagmamarka. Si Lot, napili niya yung lugar kasi maganda. So please be very careful sa offer ng world. Be very careful sa offer na job. Be very careful sa offer na magbibigay sa iyo ng comfort and convenience, pero lifetime suffering. Halimbawa, sasaya ka ng konti. Pero habang buhay mo naman pagsisihan. Pero nung una, hindi niya nakita yun eh. Kadalasan naman ang deception, di mo makikita agad eh. Kadalasan naman ang sarap, di mo makikita agad yung hirap eh. Kadalasan naman yung success, may bayad, pero di mo makikita yung babayaran mo. Talagang kailangan mo lang pagdaanan talaga. Pero ang pinaka-the best na nangyayari, what kind of attitude Abraham have? Para makita niya na sige, kung ano man yung piliin mo, kung ano yung matitira sa akin, I'm fine with it. Okay lang sa akin yon. Alam mo kung anong attitude meron si Abraham? Mapagpaubaya. Sabi mo sa katabi mo, paubaya ka naman. Alam mo yun, magpaubaya ka na. You need to let go. Why? Because Abraham saw the big picture of God's blessing. Ang nakita ni Abraham, big picture. Anong big picture? Walang pinagkaiba doon sa mosaic. Nakakita ka ng mga small pieces, pero when you go from a distance, doon mo marirealize, ito pala yung kabuuan. Pero hanggat malapit ka, hindi mo makita yung kabuuan. Pero pag lumayo ka na, nagkaroon ka na ng time and space, ng distance, doon mo narirealize, hala, yung pala yun. Yung pala yung kabuuan ng picture, why I experienced, why I felt it, why I've known that, ba't kami nagkakilala, ba't ako nakaranas ng ganito, ba't ko napuntahan ito, ba't ganito, ba't ganyan. Suddenly na-realize mo, yung pala yung big picture. Tinetrain ka, dinidevelop ka, ini-improve ka. Kaya pag nasasaktan kayo, baka ini-improve ka lang. Pag nawawalan kayo, baka dinidevelop ka lang. Kasi you need to have all sides. You need to have all this category para marami kang hugot, marami kang ilalabas. Why? Marami kang experience. Pero pag iniiwasan natin yon, wala. Alam mo kung ano pinakamagandang attitude na nakita ko kay Abraham? Sinabihan siya ni Lord, Abraham, open your eyes and look around. Sabi sa kanya, Abraham, baguhin mo yung perspective mo. Maaring hindi ikaw ang unang pumili. Maaring ang natira sa'yo, hindi good sides. Pero change your perceptions now. Look around you. Tignan mo yung mga tao sa paligid mo. O, ito na ngayon. Alam niyo, isang pinakamagandang gusto kong mag-gets natin in decision making, please consider the people around you. Huwag naman laging ikaw lang.
Wala kang pakialam sa nararamdaman niya, sa iniisip niya. Tanungin mo rin yung anak mo. Tanungin mo rin yung jowa mo, yung asawa mo, yung kapitbahay niyo. Okay lang po ba nagpapatain ng aso sa harap niyo? Pag nag-smile siya, ay, approve na, approve. Eh di okay. Pero kung sa palagi mo, minumura ka niya na sa isip, hindi niya lang masabi sa'yo, hindi mo kasi tinatanong. Yung iba, alam niyo kung ano. Ayun, hindi nagtatanong sa suot, hindi nagtatanong sa ito. Pati pwede ba, pati isusuot niyo, minsan magtanong din kayo. Magtanong-tanong din kung bagay ba sa inyo. Maybe yata 80 na, nakakrop top pa. Tanungin nyo rin naman muna kung bagay sa inyo yung crop top. Tanungin nyo. Magtanong, pati, alam nyo, pati the way we dress, we have to consider opinions of other people. Tingnan nyo rin yung mga tao. Pag nananamit kayo, lalo yung mga girl, tingnan nyo rin. Teka, nagiging cause ba ako ng pagkakasala mo? Lalo yung mga may papakita, yung mga wala yung papakita, lalong wag na. Yung mga may pinapakita lang. Pero kung may wala ka may papakita, please, lalong wag na. Ayusin, magtanong. The way you dress, magtanong. Minsan, alam nyo, the way yung pagsasalita natin, pwede bang tanungin nyo rin yung tao? Too much ba ako? Sobra ba ako sa kwento? Iba sa inyo, napapagod na kakapakinig ikaw, hindi ka napapagod kakasalita. There's a right time for everything. Daldal ka ng daldal, timing din. Alam mo yung habang nagsasalita ko, ah, oo nga, no? Makahalata ka na pag gano'n. Well, consider people. Consider mo yung people around you. Kung pagod na ba sila, gutom na ba sila, or gusto nang umuwi. Kaya ako, pagka nakita kong halimbawa, iba sa inyo, dumadami na yung gumaganon, alam ko na, tumigil na ako. Maya-maya, pag napansin ko iba sa inyo, pag may palatak-palatak, pilitik-pilitik ng ganyan, ibig sabihin, gutom na kayo. Eh kaya lang, ako ang pastor nyo, aasarin ko kayo lalo. Hahabaan ko lalo. Pag hindi kayo pumapalakpak, hahabaan ko. O yan, bibilisan na natin. Consider people. You know what? Pinakita ng Panginoon yung blessing kay Abraham saan? Sa north side, south side, east side, west side. You know what that means? Pinakita ni Lord sa kanya, Abraham, ang blessing wala sa lugar, nasa akin. So wherever you go, nasa abroad ka man o sa Philippines, nasa trabaho ka man o wala, you can be blessed. Why? Si Abraham, naintindihan niya ang God, ang blessing niya. Amen? Amen? Kahit nasa magandang lugar ka, pag walang Diyos, you're not blessed. Pero kahit nasa ang lugar ka, nandun si Lord sa heart mo, you're blessed. Kaya naintindihan ni Abraham, okay, no problem. Kung ano yung piliin mo, I'll go for what is left over. Kasi alam ko, from something, he can make everything. You know, from the scratch, he can make the best out of the scratch. Ang ends up, si Abraham, grabe. Grabe nangyari. Why? Number one, sobrang niya considerate sa people. Sabi niya, I rather stuck and stay with my people. Si Abraham, pwede naman niyang iwan na lang lahat. Mag-start all over again. May covenant siya kay God na ibe-bless siya. Pero alam ni Abraham, na no, I have to take care of the people. Alam niyo, pagkatapos maghiwalay nitong dalawa, itong si Lot, na-kidnap. Pag binasa niyo istorya, nakidnap yung pamangkin niya na yan eh. Sino tumulong sa kanya? Si Abraham pa din. Pagkatapos kang iwan sa ere, kaya yung puso nito si Abraham, mabuti pa rin eh. Pagkatapos kang iwan, iba sa inyo pagkatapos iwan na, di ba? O ngayon, alis-alis ka, di problema mo yan. Nalayas-layas ka, ngayon babalik-balik ka. Hindi, si Abraham, grabe. Hindi siya man nangungundi na. Hindi kanya sinisisi. Hindi pinamumukha sa'yo iba. Alam nyo saan magaling? Manumbat. Pag ginawa ka ng mabuti, susumbatan ka. Yung kinain mo, yung pinanligo mo, yung damit mo, yung pampers mo, lahat yan, sa akin yan. Kundi dahil sa akin, hindi ka magmumukhang tao. At yan, hindi maganda. Pag tumulong kayo, give it to God. Alam nyo, pag nagbibigay kayo, alisin nyo yung control. Yung iba ganito eh. Pag nagbigay, meron siyang hold, may control.
pag nagbigay kayo, so be it, bahala ka kung ano gusto mong gawin. Iba pag nagbigay, oh, ako, bibigyan kita, pero dapat gito gawin mo. Dapat ganyan, dapat ganun, wala din, nagbigay ka pa. Look at this. Nakita ni Abraham yung four corners of God's blessing. Pero hatiin ko sa tatlo. Una, he stayed connected to God. Now, whatever happened, kahit magkahiwalay kami ng kamag-anak ko, basta ako connected ako sa Diyos, hindi ako sasadsad. Kahit hutanggalin kayo sa work, hanggat connected kayo kay God, hindi ka sasadsad. Yung iba na wala lang ng trabaho, na tanggal lang sa mga ganito, akala niya, wala na, tapos na lahat, hindi yun. So number one, stay connected to God. Para kahit sino mawala sa buhay niyo, kahit iwan kayo ng kahit na sino, as long as you're connected to God, you can survive. Number two, stay connected to God's word for directions. Dapat may ganito, kasi wherever you go, lagi ka naman nandiyan si God eh. Pero dapat, pag Sunday, may ganito, nakakarinig kayo, may direction si Lord. May direction, may nagpapalakas, may nagko-confront, may nagko-comfort at the same time. Dapat may ganito, so stay connected to God's word for directions. Para kahit ano mawala, alam mo, may babalikan kang salita ng Diyos. Kahit ano mawala, may pangako kang panghahawakan. Kahit anong mangyari, sasabihin mo sa sarili mo, basta alam ko, may Panginoon na hindi ako iiwan. Basta alam ko, may direction akong sinusundan. Maligaw man ako, may babalikan ako. Alam niyo yung mga dati nung wala pang compass, those sailors, yung mga nagsisail, alam niyo, saka sa desert, alam niyo yung, ano yung kanilang way to go back home? Meron silang tinahanap na star na pa-cross. Orion. Hinahanap nila itong star na ito na ang korte pa-cross. Pag nakita nila, alam na nila kung paano uwi. Even the sky, alam mo na kapag nakita mo yung cross or si Christ, alam mo kung paano babalik pabalik ng bahay. Kaya kahit saan man kayo umapunta, saan man kayo malayo, pag alam mo kung nasaan yung direksyon ng salita ng Diyos, makakabalik ka. Kaya kahit magpakalayo-layo kayo, bumalik ka lang sa salita ng Diyos, you will get back home. Ito yung pangatlo. Stay connected at the higher place of prayer. Bakit importante yan? Kasi pagdating sa dulo, wala naman taong kasama eh. Pagdating sa ending, wala naman preaching. Minsan walang internet ka mapapakinggan, mga ganito. Pero ang gawin mo, alam niyo ko ano? Lumuhod, magdasal, kausapin ng Diyos. Na Lord, di ko na kaya. I need your help. Lord, open my eyes. Lord, open my ears. I need to hear. Open my heart. I need to see and to receive. Magsimula kayong magdasal uli. Stay connected with your prayer. Ito yung key. Sabi ni Lord kay Abraham. Kaya si Abraham, ang bilis niyang mag-let go. Kasi na-realize niya, sabi sa kanya ni Lord, everything you see, God will give to you and to your children's forever. Alam niyo yung pangako na yan, nung sabihin ng Panginoon kay Abraham, oh, tingnan mo, lahat ng nakikita mo, hindi yan lang para sa'yo. Pati yan para sa mga magiging anak mo. Tanungin ko kayo, gusto niyo ba ng ganung blessing, hindi lang para sa'yo, hanggang sa apo mo? Di ba ang sarap nun? Para sinasabi ni Lord sa kanya, everything you see, not only for you, it will be also for your children. So, what you see, you claim. Alam mo, nakita mo ito. I-claim mo na, Lord, together with my children's and children's, mabe-bless kami lahat. Pagka ganun ang pananghahawakan mo, alam nyo, kahit yung mga tao, piliin yung the best para sa kanya, pipiliin ni Lord yung the best para sa'yo at sa mga magiging anak mo. Kung di nyo man ho nakikita agad ngayon yung best for you, don't worry. Ako naniniwala ngayon, may mga bagay na maaring hindi nakuha ni Pastor Philip. Pero nakukuha ng mga anak niya. May mga bagay na hindi makukuha ng mga anak niya, pero makukuha ng mga apo niya. May mga bagay ba hindi makuha ng mga apo niya, pero makukuha ng mga apo niya sa tuhod. Why? Because the Lord wants to make sure na yung blessing niya hindi lang para sa'yo. Baka nilaan niya para dun sa mga next generations. And what an honor na we became a part of it. Pag nakita ko, for example, na na-transform ang buong tundo tapos patay na ako, what an honor. Pag nakita ko itong church, we're having 2,000 people. Pag nakita ko naging 5,000 na itong church. Pag nakita ko naging 10,000 na ito. Pag nakita ko alam nyo kung ano tapos wala na ako. At di ko nakita. Nakita ko sa langit dahil patay na ako. You know what an honor.
What an honor na makita natin na nag-prosper yung mga tao sa paghihirap mo. What an honor. So kailangan makita nyo na may mga bagay na hindi kayo makukuha, pero kung ibibigay naman sa mga anak nyo, so be it. So kung di nyo nakuha, it's okay. Trust God. Makukuha ng mga anak mo. Amen? Halimbawa, nagkaroon kayo ng anak, wala man lang nakuha sa itsura mo. You know, baka yung apo mo, makukuha niya. Baka yung apo mo, makakakuha ng kamukha mo. Finally, sabi ni Lord, on your feet, get moving. Sabi sa chapter 13, verse 17, so on your feet, get moving. Alam nyo, hindi lang niya nakita yung big picture, nag-decide si Abraham to take a step. Huwag lang ho kayong magkaroon ng faith. Mag-start kayong mag-plan. Huwag lang ho kayong magsimulang tumingin. Magsimula kayong mag-angkin. Huwag lang kayong magsimula na alam niyo, sinasabi niyo lang, magsimulan niyo na ngayong gawin. So whatever God is giving you, ano man yan, right now, kung ano man yung meron kayo ngayon, simulan niyo na pong tumayo. Inuulit ko, simulan niyo na pong tumayo. Tayo na tayo. Sabi niyo, bilisan ko, di ba? Tapos na. Pumalakpak na kayo kanina eh. Talagang gusto ng mga mag-uwian nito mga to? Oh, let me tell you straight. Whatever things po that you want to have in your life tapos hindi niyo nakuha, you know what's the attitude God wants from you? Consider other people. Kung hindi niyo nakuha, eh ano ba kung sa kanya mapunta? So, what is that kung hindi sa inyo mapunta? Halimbawa, hindi kayo nanalo sa bidding. So, what? Kung sa iba mapunta, edi bless ka. Hindi nyo nakakuha. Dapat ikaw yung nakakuha ng uupahan na yun. Hindi ikaw ang nakaupa. Naunahan ka. So, what? It's okay. Pag meron ho kayong mga bagay na hindi nakuha, alam nyo, God wants you to have the kind of attitude, magpaubaya. Let go. Huwag na kayong please ma-stress, magsasampa ng demanda, makikipag-away, makikipagtalo just to get a piece of something. Either a piece of land, a piece of pride, or person, or whatever. Ibigay mo na sa Kanya. Amen! Sabi mo sa katabi mo, saksak mo sa baga mo yan. Minsan may mga tao nakikipagtalo pa. Huwag na. Alam niyo kung bakit ho? Ang pagpapala ng Panginoon, hindi sa iyo lang pupunta, pati sa mga anak mo makakakuha. When you let go. Let go of your pain. Let go of your searching. Let go of your past. Lord, the Lord will meet you. Imi-meet kayo ng Panginoon, ibibigay ng Panginoon without you looking for it. Alam niyo, may mga tao na tagpuan yung hinahanap when they stop searching. May mga tao nakuha yung hinihingi nung mag-stop ng maghumingi. May mga tao talagang panay ang dasal na magkaanak. Alam nyo, kailan sila nagkaanak? Nung sabihin, Lord, it's up to you now. Hindi ka na namin itutwist yung arm mo, hindi na namin ipipilit, basta mangyayari ko ano yung... nangyari bigla. Nangyari. Why? Minsan, niintay lang ni Lord, huwag kang mag-worry. Huwag kang mag-struggle. Huwag kang manise. Huwag mong i-fight on your own strength. Basta i-let go mo lang. Ang magiging ugali nyo ngayon, lagi lang ano, pag nabasag, okay lang. Nakakita ba kayo nung nabasag yung baso, pinagugulpi anak, basag yung mukha ng anak. Totoo, may mga taong grabe, talaga nasaktan ng sobra. Why? Because of something material. Pag may nabasag na wala, let go. Let go. Nawala yung singsing. Nawala yung kwintas. Eh, ginto pa naman yun. Sasakalin mo siya, di ba? Huwag na, bayaan mo na. Iba sa inyo, yung chinelas ko, nawala. Mang-aaway. Yung chocolate sa ref, nasa na? Tutumba yung ref. Kung ano na yung mga nawala, may kumuha ng iba. Okay lang ho yun. Okay lang yan. Something pag may nawala sa inyo, lagi isipin ganito, may mabe-bless namang iba.
Pag nawalan kayo ng pera, huwag na kayong magmukmok o malungkot ng grabe. Ibig sabihin, taas nga ang kamay, sino sa inyo yung nawalan na ng pera? Sure ako, may nakapulot dyan. May nakapulot ng iba. At pag hindi niya sinole, napagpala na lang siya. Sipin yung ganun. Sino ba yung may nagsabi sa akin na walang siya ng pera? Tapos ang sabi niya ito, sana yung nakapulot, nangangailangan talaga. Maging ganun yung attitude natin. Pag nawalan kayo, sabihin sa sarili, yung nakapulot. O kaya, Lord, kung sino man yung nandukot. Minsan kasi hindi napulot, nandukot talaga. Tingnan mo yung katabi mo, ingat ka dyan. Pero sa totoo lang, pag may nawala sa inyo, lagayin sa isip nyo ito, Lord, baka mas kailangan niya. Niloko ka, iniwan ka. Lord, baka mas kailangan niyang lokohin siya. Then my point is this, why don't you just let go today? Magdadasal tayo, ito hihilingin natin. Lord, di na ako magiging selfish. Di na ako masyadong maaapektuhan. Nagwawala ako eh. Na-stress ako. Nagagalit ako kasi nawala yung client, nawala yung pera, nawala yung damit, nawala. Yung pag may nawawala, hindi ako napili, hindi ako ano. Be like Abraham. Be like Abraham. Sige na, if you go to the left, sa right ako. Pero pinili mo yan, o dito ako sa kabila. Pag nagaganon kayo palagi, magaang sa kalooban. Magaang sa kalooban. Amen? Why don't you be happy with other people? Maging mas masaya na lang kayo sa iba. Gaganda pa yung buhay. Sasaya pa yung kalooban. Every head bow and eyes closed. Lord, tulungan mo kaming maging ganito. Katulad ni Abraham, alam namin hindi madali. But with the Holy Spirit today, teach your people to let go. With the anointing that we have today, teach your people na maging easy. Hindi gagante. Hindi mag-iisip ng masama dahil lang nawalan, dahil lang nagkulang. Hindi sisisihin ang sarili ang ibang tao dahil lang merong nawala sa amin. But Lord, just like Abraham, we will let go knowing that we have the best in you, God. May mas best offer ka. May mas best ka na dapat para sa amin. Hindi po kami sasama ang loob na. Hindi namin uubusin ang oras sa paghahanap sa wala. Hindi namin uubusin ang oras para maisipan yung ibang tao na makabawi kami or magantihan. But Lord, today, we let go and we allow the Holy Spirit anointing to remind each one of us that when we lose, we have much more things to come back from you. Na pag meron kaming nawala sa buhay namin, 7 times ang kapalit, Lord. Pag nalugi kami, mas maraming kapalit na negosyo. Pag nasaktan kami, Lord, mas maraming kagalingan at kalusugan na dadating. Kapag may mga kalugihan kami sa buhay, Lord, mas maraming kapakinabangan ang nakahelera sa amin. Kaya, Lord, we will never close ourselves from anybody. Hindi kami magko-close ng door, hindi kami magko-close o magdi-disqualified ng people because we all know Jesus. The best is yet to come. Marami pang magandang mangyayari, Lord. Marami pang magandang mangyayari sa pag-let go namin. Marami pang magandang mangyayari sa pagpapaubaya namin, Lord. Because ang blessing mo, hindi lang para sa amin, hanggang sa mga kaapu-apuhan namin, Panginoon. And today, Lord, come on, receive you tong blessing na ito as we sing this song, the blessing. May His favor be upon Hallelujah. You and a thousand generations from your family and your children. Pwede bang taas natin yung kamay natin? Come on, receive the blessing. May His presence go before you. Go before you and behind you and beside you. All around you and within you, He's with you, He's with you. In the morning, in the evening, in the coming, in your going,
in your weeping and rejoicing. He's for you, he's for you. Receive, your family, and your family, and your children, and your children, hallelujah, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. And within you. He is with you. He is with you. He is with you. In the morning, in the evening. Receive the blessing, Lord.